Noong unang panahon, walang ibang daan kundi ilog at karagatan. Walang gusali o syudad kundi kabundukan. Walang telebisyon o anumang libangan kundi ang paggalaw ng bughaw na kalangitan. Sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbago ang mundo. Pero may ilang lugar na nanatiling paraiso. At may ilang nilalang na nanatili sa kinagisnan. Kuya, saan papunta to? Doon sa Buyag. Sityo Buyag? Pasabay, ah. Hindi, mababaw pa dito, eh. Sige. Ang Sityo Buyag ang isa sa pinakamalayong sityo sa Peña Blanca, Cagayan. Nakakubli sa kabundukan, ito ang tahanan ng mga katutubong agta. Ano pa kalayo dito yung Sityo Buyag? Doon, ma'am, sagot. Ilang may oras pa o minuto lang? May oras lang. Baka may 2 oras. Para marating ang natatagong sityo, kailangan mong baybayin ang malawak na ilog. Ito ang kanilang kalsada. Ang problema natin dito sa ilog, iba-iba siya ng, iba-iba siya ng height. Meron may mga malalaking bato, meron mga malalim na parte. So, every now and then, bababa tayo ng bangka para itulak natin. Katulad ngayon, itutulak na natin to. Sorry po. O, game. Ay, na-stuck! Okay. Malalim na ulit! Kaya mo kaparak po eh! Kung wala kang bangka, pwedeng gumamit ng salbabida. Pero tulad ng anumang kalsada, hindi laging patag ang daan. Masyadong mabilis yung ragasan ng tubig doon. Mas safe siguro kapag maglakad na lang muna dito sa puwenta. Dahil may mga bata kaming kasama, itinawid muna namin sila sa pampang bago sinuong ng bangka ang rumaragasang tubig. Makalipas ang ilang oras, finally after isang oras ng pagbabangka, paglalakad, paglangoy sa ilog, natatanaw ko na yung Sityo Buyag. Kung nakikita ninyo yung mga bahay kubo doon, yun yung lugar ng mga agta. Yun ang pupuntahan natin. Konti na lang. Isang maliit na komunidad ang sumalubong sa amin. Walang kuryente, walang eskwelahan, pero mayaman sa ngiti ang mga katutubong agta. Kung anong salat nila sa mga bagay na moderno, ganun naman ang ganda ng kanilang paraiso. Hanggang ngayon, nabubuhay sa sinaunang paraan ng pangingisda at pangangaso ang mga agta. At sa araw na ito, igat ang kanilang hanap. Isang malaahas na isda na matatagpuan sa mga bato. Ilang taon ka nung nagsimula kang kumuha ng igat? 10 taon po ako. 10 taong gulang? Bakit? Sino nagturo sa'yo? Ay, yung tatay ko, ma'am. Bakit ka daw niya tinuruan? Parang alam ko yung manisid sa tubig. Mm-mm. Parang mabuhay ako pag magkaasawa na ako, para alam ko yung lahat ng trabaho.
Si Daniel ang isa sa pinakamagaling manghuli ng igat, pero minsan na siyang nakagat ng malaahas na isda. Iba nakaganon yung ano, yung igat sa bato. Ginaganyan ko yung galot. Dito pa siya lumabas. Ganyan ko sana yun. Yung pabalik-balikan ko dito, parang iyahan ko na. Hindi ko na pabalik dahil na, pumalupot. Pumalupot na dito na kinakagat. Dito. Pwede kang malunod. Malunod ka na. Lalo na ito, ma'am, kapag itong kakagatin ng igat sa ilalim. Hindi ka na makakapaglangoy. Dahil parang ano, parang namamanhid. Parang tumitigas na ito mo. Yung pag itong sinakmal ng igat. Peligroso man ang trabaho, araw at gabi, sumisisid si Daniel. Wala naman daw kasing ibang trabahong maaasahan, dala ng kahirapan. Nakapag-aral ka ba? Hindi, ma'am. Kahit grade 1? Oo, ma'am. Kahit grade 1, wala. Bakit? Kala ko noon, ma'am, walang karapatan yung agta na mag-aral. Dahil isa lang kita. Yun pala, pagkapareho din lang sa Kristiyano, mag-aral. Kasama ni Daniel sa pagsisid ang kanyang nakababatang kapatid na si Amor. May polio ang binata kaya paika-ika itong maglakad. Okay. Pero sa ilalim ng tubig, animoy wala siyang kapansanan. Tulad ni Daniel, bihasa rin sa pag-iigat si Amor. Pero di tulad ng kanyang kuya, kahit paano'y nakakapag-aral na ang binata sa tulong ng kanyang kuya Daniel. Anong grade ka na? Grade 2, ma'am. Grade 2. Bakit gusto mo mag-aral? Siyempre, ma'am. Tapad ang pangarap ko, ma'am. Ano ba ang pangarap mo? Ang magkanangka. Sumangka. Mamang kapakong tao, ma'am. Kaya pala ganun na lang ang pagpupursige ni Daniel. Hindi man natupad ang kanyang pangarap, sana magbago ang tadhana para sa kanyang kapatid. Maya-maya, may naaninag silang igat sa pagitan ng mga bato. Ako'y isang licensed scuba diver. Hindi ako takot sa malalim na tubig at sanay akong sumisig. Pero kakaiba ang tatag ng baga ng mga agta. Masyadong malalim. Masakit sa tenga kahit na mag-equalize ako. Wala eh. Para mababasag yung eardrums ko. Masyado malalim. Wait lang. Sinilip ko ang ilalim. Hindi pa umaahon ang aking mga kasama. Ano kaya ang nangyari sa kanila? Gaano man kalalim ang kanilang sinisid, wala silang nahuling igat. Nakatago sa kaloob-looban ng mga bato ang ahas ng ilog. Masyado malalim! Ang sakit sa tenga! Makalipas ang ilang segundo, sa wakas, umahon din si Daniel at ang kanyang grupo ng mga agta. Oh.
Pagkapit ng dilim, nagpaningas ng apoy sa tabi ng ilog ang isang pulutong ng mga agta. Akala ko may salo-salo o selebrasyon. Pero nagulat ako nang makita ang kanilang mga pana at antipara. Dahil bigong makahuli ng igat kaninang tanghali, magbabaka sakali sila ngayong gabi. Sisisit sa gitna ng dilim ang mga agta. Paglabas na, iiwas mo yung katawan mo. Bakit mo iiwas? Parang hindi ka kagat eh. Pag kinagat ka nun, parang sakrisisyo na yung ginagawa mo sa loob ng tubig. Pag kinagat ka. Dahil kung hindi mo maalis yun, sigurado ikaw ang mamamatay sa loob ng ilog. Lalo akong kinabahan sa aking narinig. Malamig at malalim na nga ang tubig. Peligroso pa ang mismong hayop na hukulihin. Ang sabi nila, yung mga igat daw o yung mga palos, lumalabas daw sila kapag gabi. Mas madali silang mahuli kapag gabi. Yun nga lang, mas mahirap din para sa atin kasi madilim, tapos malakas yung current pa naman ng ilog. Good luck na lang sa atin. Gamit lamang ang isang flashlight, lakas loob akong sumunod sa mga agta. Pero nang paglubog ko sa ilalim ng tubig, nakakasakal ang labis na kadiliman. Malakas ang agos ng tubig nung mga oras na iyon. Pilit ko mang sundan ang aninag ng mga agta, sadyang tinatangay ako palayo ng agos. Saan ba sila? Ayun na bigla, bigla. Saan ba ta? Wala akong nakikita eh. Maya-maya, nakita ko ang isa sa mga katutubo. May nahuli na siyang ilang piraso ng tilapia, pero mailap pa rin ang igat. Mas aktibo raw ang mga igat kapag madilim. Ito ang oras na lumalabas sila sa lungga para maghanap ng pagkain. Palangoy-langoy lang daw sila sa kadiliman, kaya iba yung pag-iingat ang kailangan. Malakas ang igat sa ilalim pag malaki. Pero kung maliit, hindi gano'ng malakas. Ano ba yung malaki? Gano'ng kahaba? Mga isang ganyan. Malakas ang kabog sa aking dibdib. Lakas loob kong sinuong ang madilim na tubig. Nang biglang mahagip ng aking flashlight ang isang malaahas na isda. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang isang igat. Mabilis itong pinana ng mga kasama kong agta bago pa man ito makakagat. Sandito. Ayun na pala eh! Tubig na lang. Tidinama ko, tidinama. Anuhin natin, putulin natin yung kanyang leeg. Putulin yung leeg para ma... Madulas ang balat ng igat at malakas pumiglas.
Makalipas ang ilang minuto, isang igat pa ang nahuli ng grupo. Hindi ko lubos maisip kung paanong nagagawa ng mga agta ang manghuli ng igat sa gitna ng dilim. Pero marahil sa tagal ng panahon, nakabisado na nila ang galaw ng tubig pati ang kahit kaunting kaluskos sa ilalim. Si Daniel ang pinakamasigasig sa panghuhuli. Dalawang igat ang nahuli niya ng gabing iyon. Parang matanggal. So, pagkatapos ng mahigit tatlong oras na pagsisid, nakakuha kami ng lima ba, kuya? Lima? Limang igat? Limang igat. Pero hirap, ang hirap. Sobrang dilim kasi sa ilalim, tapos ang lakas ng current ng ilog. So, doble yung effort mo sa pagsisid. Ang hirap. Ang hirap? Yes, ang hirap talaga. Alas 11 na ng gabi nang magdesisyon ng grupo na bumalik sa Pampang. Nyalan. Kami dua ka na milo ko na look. Out and in. Ano ang gawin niyo sa ilalim? Sa batuhan, isa-isang kinatay ang mga nakuhang igat. Tinanggal ang bituka at hiniwa ng palapad. Anong ginagawa, kuya? Parang tatanggalin mo sa balat? Hindi ko tanggalin. Parang lumipis. Ah, parang lumipis. Ano bang gagawin dyan? Madali na tatuyo. Ah, dadaingin ninyo. O, maggawa mo lang ito. Dahil walang kuryente sa lugar, pagdadaing ang tanging paraan para hindi mabulok ang igat. Isa itong sinaunang proseso na nagmula pa sa kanilang mga ninuno. Ate, magkano po ang benta sa ganyan? Kapag tuyo, ma'am. Oo, pag tuyo. 500. Pag tuyo. Eh, pag sariwa? Eh, 200 yung isang kilo. Hating gabi na nang matapos ang mga agda sa pagpapausok sa mga igat. Dahil likas sa mga agda ang pagiging nomadic o palipat-lipat ng tirahan, sa batuhan na sila nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, maagang gumising si Daniel at ang kapwa niya agtang si Cecil. Sila ang naatasang magtungo sa bayan para ibenta ang mga nahuling igat. Samantala ng tao yung biyahe na ito para magbaba ng kanilang mga produkto. Punong-puno ng kalakal ang jeep na aming sinasakyan. Sa sobrang sikip, nagdesisyon kaming sumakay na lang sa bubong.
Mahigit apat na oras pa raw ang aming bubunuin bago kami makarating sa bayan. Sa kalagitnaan ng biyahe, biglang nagdilim ang kalangitan. Nabalot ng hamog ang paligid at nagsimulang umulan. Wala kang problema dito sa top load. Wala kang bubong. Pag umulan, basa. Magtatanghali na nang makarating kami sa bayan ng Peña Blanca. Diba dito, bababa sa palengke, ma'am? Apa. Yeah! Diretso sa palengke si Daniel kung saan may naghihintay ng buyer. Ayun, no? Teka, timpangin na lang yun. Nabili ng 500 piso ang lahat ng igat na nahuli ni na Daniel kagabi. Thank you, Tay. Salamat po. Araw din iyon, bumili si Daniel ng 10 kilo ng bigas mula sa kinitang 500 piso. Pero imbis na dalhin ang bigas sa kanilang tahanan, nagulat ako dahil isa-isang inikot ni Daniel ang mga bahay sa kanilang komunidad. Dito kasi sa lugar nila, Daniel, yung kita ng isa, kita ng lahat. So yung kinita nila mula doon sa pag-iigat nila, binili nila ng bigas. Akala ko noong una para lang sa pamilya niya ibibigay yung bigas na yon. Pero ito actually, sa buong community, parang sinishare niya. Pangalawang bahay na to. Okay na yun? Okay. Ayaw, atandang pala na dito. Yung dito, ba't binibigyan ninyo lahat ng bigas? Kung wala silang nibibenta, ma'am, ikaw nakabenta, bigyan mo sila. Kahit hindi mo naman sila pamilya? Oo. Bakit? Ganun ang prinsipyo namin mga alta dito, ma'am. Parang pantay-pantay kayo, walang mahirap, walang mayaman. Makalipas ang isang oras, iginayak na ang isang lumang papag. Kanya-kanyang bit-bit ng kaldero at plato ang mga katutubo. Ikaw mo, Tagalog mo. Lord, pakumami kami kanya rin, watami kanya, tubam mo. Kunin na pagkat po mo kumami kito. Tori na kaliwati rin kami. Iray dasal ko sinabit niya na. For me, Jesus. Amen. Amen. At sabay-sabay na pinagsaluhan ang bunga ng kanilang pinaghirapan. Sa isang mundo kung saan palaki ng palaki ang agwat ng mahirap at mayaman, madaling isiping nasa pinakailalim ang mga katutubong agta. Sarap! Pero matapos kong makipamuhay sa kanila, marami akong natutunan. Wala silang kalsada, wala silang daan. Pero bawat isa sa kanila ay tulay ng pagbibigayan. Walang kuryente, walang telebisyon, pero buhay na buhay ang kinagisnang tradisyon. Walang mansyon, walang magagarang sasakyan, pero sa piling ng mga agta,
walang maiiwan at walang malalamangan. Madalas silang tawaging mangmang at primitibo. Pero sino nga ba ang tunay na sibilisado? Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness.